sulan. Anak, balabal mo ito sa katawan mo para hindi ka ginamit. Nay, gagaling pa po ba si Pagaspas? Matulog ka na. Bukas paggising mo, wala ng ulan. Ha? Hindi, ayoko po matulog. Baka paggising ko, wala na si Pagaspas eh. Basta matulog ka na. Sige na, matulog ka na. Opo. Alwina, buti pa pumunta ka malapit doon sa may ilog. Kumuha ka ng daon ng banaba. Papakuluan ko lang para kayo dito kayo Pagaspas. Gabriel naman eh, langgot ako nito sa papa mo eh. Hindi pwede akong bala sa'yo. Yan. Gabriel! Alwina, pupuntahan ka talaga namin. Gusto mo sumama sa amin sa ilog? Sige! Antok na antok si Tero, oh. Maga ko siyang ginising. Nagtakas lang kami sa papa ko. Stipin, ayaw lang, lumabas ako. Eh, kaysa naman, lagi kang nakakulong dyan sa bahay niyo. Marunong ka bang lumangoy, Alwina? Hindi. Takot ako sa tubig. Kasi baka mabasa yung ano eh. Ah, ulen. Tumbok ko. Eh di hindi ka naliligo? Liligo ako ah. Kaya nga lang, hindi ko binabasa ang buhok ko. Eh di ang baho siguro ng buhok mo. Paamoy nga. Hindi naman eh, bango-bango eh. Dati, araw-araw kami, nandito ni Terong. Karara kami sa paglangoy. Lagi akong panalo. Noon yun, bago ako magkasakit. Gabriel, makakalakad ka pa naman eh. Paano? Ayoko na umasa. Basta, naniniwala ko, gagaling ka. Si Pagaspas! Saan ka pupunta? Uwi na ako! Matid ka namin! Huwag na! Nay, kamusta na po si Pagaspas? Hindi na siya magtatagal, anak. Magpaalam ka na sa kanya. Pagaspas, ikaw ang una kong naging kaibigan. Huwag mo na akong iwan. Ay, hindi niya po ba siya magagamot? Para sa paglibing kay Pagaspas. Pwede na kaya ito? May wag ang binhi. Bakit di ko kagad naisip? Ang mahiwagang binhi ay nakakapagpagaling ng kahit anong karamdaman. Kunin mo ang mahiwagang binhi, Lourdes. Alwina! Anak! Ipalunok mo sa kanya. Thank you.
Dahil magaling na ulit si Pagaspas! Pagaspas? Bayaan kay Savannah yung ipit mong yan kaysa nagpapauto ka sa kanya? Bigay pa raw ng nanay ko to sa akin eh. Eh bakit may daw? Di ko na nakita nanay ko eh. Namatay siya nung pinanganak ako. Eh asan ang tatay mo? Hindi ko alam kung sino. Kaya nga ang tukso nila sa akin, pulot ako sa dumi ng kalabaw. Salbahe talaga yung Savannah yan. Kala ko mamamatay na si Pagaspas. May binigay sa kanya si Nanay Lourdes. Ang galing nga eh, isang lunok lang, gumaling na agad si Pagaspas. Para magic gamot, mayroon pa kaya na Nanay Lourdes mo niyan? Pengi naman, para gumaling mga pigsa ko sa pet. Ikaw talaga, puro kakalokohan, di ka na nga. Nay, pinulit niyo po ba ako sa dumi ng kalabaw? Ano sabi mo? Sa dumi ng kalabaw? Ikaw talaga? Hindi. Ba't mo yung masinasabi yan? Eh kasi wala akong tatay eh. Parang si Biba. Pinulit lang daw siya na sa dumi ng kalabaw. Ako din po ba? Sinabi ko na kanina. Hindi. Eh, asan pong tatay ko? Ando ng tatay mo? Sa langit? Mm-mm. Makikita pa po ba kami? Balang araw. Balang araw. Eh, Nay, saan po galing yung gamot na nagpagaling kay Pagaspas? So, may nagbigay sa akin. Sino po? Bakit ba, anak? Ikaw, napakarami mong tanong. Ang kulit-kulit mo, ha? Eh, kasi, Nay, meron pa po ba kayong magic na gamot? Oh, bakit na naman? Pwede ko po pang bigyan si Gabriel para makalakad na siya ulit. Yun. Si Gabriel? Opo. Hindi pwede. Bakit po? Kasi marami silang pera. Maraming tao ang mas mangangailangan nun, hindi sila. Bakit umalis si Tero? Pinaalis ko. Eh, bakit nga? Para tayo lang dalawa dito. Eh, paano kung bigla akong mahulog dito sa ilog? Sino magliligtas sa akin? Ako. Ikaw? Eh, hindi ko naman makakalawi eh. Narinig mo ba yun? Tuka! Oo, ang sweet nilang dalawa, di ba? Sila lang dalawa. Ukok! Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, alam ko na kung paano didispatchay si Elwina. Talaga? Paano? Manood ka! Uwag! Uwag! Uwag!
Alwina, hindi na siya huminga. Hindi pwede, Gabriel. Sabay tayo siya alaki. Alwina, niligtas mo ko. Hindi. Iligtas mo ko eh. Subukan mong lumakad. Nakakalakad na ako. Oo! Sabi ko na nga ba eh, may laing asong yan si Alwina. Nakita niyo, di ba? Siyang nag-utos sa mga ibon para sugurin tayo. Sinugod kasi salbay ka. Aminin mo, Biba, di ba kinakausap ni Alwina yung alaga niyang Quago? Oo, lagi ko siya nakita kinakausap si Pagaspas. Aswang yan si Alwina at aaswangin niya tayong lahat. Totoo ba may tiyanak sa likod niya? Gusto ko makita kung totoo. Tika, sumama kayo sa akin. Tignan natin kung anong nasa likod niya. Yeah. Nay! Nay, pumunta ka daw dun sa mansyon ng mga Montenegro para kunin yung bayad. Bibigyan ka daw ng mama ni Gabriel ng maraming pera. Para saan? Nakakalakad na ulit si Gabriel. Nandito sila kanina, kaya lang hindi ka na nila nahintay. Ay! Hindi ako pumayag. Tignan mo, isa na lang natira. Pero Nay, nakakalakad na ulit si Gabriel. Hindi ka ba natutuwa? Wala akong pakialam kay Gabriel. Masama ang pamilya nila. Pag nanako sila ng lupa, nangaapi ng tao. Hindi masama si Gabriel. Anak, nilalaan ko to para sa mas mahalagang bagay. Mahalaga naman sa akin si Gabriel ah. Siya lang ang kaibigan ko. Hindi mo ako naiintindihan eh. Hindi mo alam kung anong paghihirap ang tiniis ko. Kung ano yung mga pinagpakasakit ko para makuha ko lang ang mga binhi. Hindi mo alam kung ano pinagpalit ko para dito. Pagkatapos ikaw, ibibigay mo lang kanino. Anak, hindi mo alam. Hindi ko alam kasi marami kang hindi sinasabi sa akin. Saan ba ako galing? Sino ba ang tatay ko? Ano ba talaga ako? Alwina! Alwina, saan ka pupunta? Uulan na! Nanagtago ka para tignan sila sa bana. Hinahanap ka! Bilis! Pabayaan mo na ako mag-isa! Alwina! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo anak! Bilis! Bitiwan niyo sa
sa likod niya. Kubara natin! Alwina! Kayong mga bata kayo, ha? Iwanan niyo siya! Mga sagbahay talaga kayo, ha! Alwina? Anak? Tumayo, tumayo ka dyan. Anong ginawa nila sa'yo? Ha? Teka, sige, aling-aling ka, anak. Sakay ka sa nanay. Sige, aling-aling ka. Umawa ka mabuti, ha? Ayan. Meron kang pilay sa kamay, meron ka rin pilay sa paa. Buti na lang, yung pakpak mo hindi nabali. Nay, bakit ganun sila? Galit sila sa akin. Ano kasalanan ko sa kanila? Anak, wala kang kasalanan. Kuminsan lang, ang mundo talagang malupit. Ang tao, hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Oh, patingin ang likod mo. Baka mamaya basa. Dahan-dahan. Ngayon ko lang nakakita ito. Ano po yun, Nay? Ano po meron sa likod ko? Wala, anak. Wala. Sige na. Magpahinga ka na. Oh, okay. Sandahan, sandahan. Okay. Oh, diretso mo paan. Sumisikat na ang araw pagaspas. Umaga na. Andun pagaspas. Doon ang tatay ko. At isang araw, nakikita rin kami. Andun. Nararamdaman ko, hindi ako pare dito. Isang araw, lilipad ako. Isang araw, makikita ko rin ang hinahanap ko. Gabriel? Nasaan na yun? Gabriel? Ay! Teka, saan ka nang galing? Ikaw, Hanan Daraya, he! Alam mo, hindi yata talaga kita kayang talunan eh. Kaya kailangan na kitang dayain. Meron ka bang hindi kayang gawin? Meron naman. Hindi ako marunong lumungoy. Hanggang ngayon, takot pa rin ako sa tubig eh. Takot ako sa ulan, sa kidlat, sa kulog. Takot ako sa mga matataas na lugar. Eh bakit dati? Sinilip mo ba ako doon sa bakod namin para lang makita ako? Uy! Ano akala mo sa akin, mambuboso? Kasi ayaw mo pa aminin na dati pa lang, i-crush mo na ako. Ay! Ang kapal! Ang kapal! Kaya lang naman ako sumilip doon sa bakod nyo kasi ang laki-laki ng bahay nyo eh. Saka, nung mahulog ako sa puno, ayaw ko nung umakit eh. Ayaw ko nung mahulog. Eh kung ipangako ko sa'yo na, nandito lang ako palagi, para salahin ka. Matatakot ka pa rin ba? Basta, talo ka.
Nauta ka sa akin, binatog. Mais lang talaga ang katapat mo. Gusto mo ba? Sa'yo na lang lahat. Sa'yo na lahat ng mais dito sa buong Tierra Fuego. Oo na. Alam ko naman lahat ang mais dito pag-aari nyo eh. Hindi naman lahat. May mga bagay din talaga na hindi namin pwedeng akinin eh. Meron nga sana akong gustong maging akin eh. Kung papayag lang siya. Habulin mo muna ako. Taya! Habol! Hindi masarap ang kare-kare. Lucio, bago na ang kusinayin natin. Umalis na si Manang Nati. Pwes, palitan mo siya. Hindi ko gusto timpla niya. Maulang galang na po, Don Lucio. Yung po mga tauhan natin, kanina umaga pa po hinintay ang kanilang sahod. Maari po bang... Hindi mo ba nakikita ang kumakain kami? Wala ka bang modo? Dispensa po, Don Lucio. Maghintay kayo! Doon sa labas! Lagi ko yata kayong nakikita na magkasama ng kubang yon. Alwina. Alwina po yung pangalan niya, Papa. Wala akong pakialam kung sino siya. Hindi magandang makita ang kaisa-isang anak ng pinakamakapangyarihan tao dito sa Tierra Fuego na nakikipagkaibigan sa isang babaeng... babaeng pangkarnabal. Papa, kung hindi dahil doon sa tinatawag niyong babaeng pangkarnabal, hindi sana ako nakakalakad ngayon. Hindi sana ako buhay ngayon. Gabriel, malapit na ang kaarawan mo. Nasa hustong gulang ka na. Malapit ko nang ipasa ang mga responsibilidad sa pagpapatakbo ng asyendang ito. Kung hindi mo kayang ayusin ang buhay mo, wala kang asahan sa akin. Lucio, Gabriel, huwag naman kayo mag-away sa harap ng pagkain. Sorry, Mama. Nawala na ako ng gana eh. Si Alwina. Gusto mo? Tapusin na natin siya mamayang gabi. Hahaha!
sinabi na si nanay, ah. Oh! Ay, naku, pag-aspas, kisingin mo nilang ako pag nandiyan na si nanay, ah. Inaantok na ako, eh. Hmm? Tulog ko na rin, ah. Ah! Gusto bang makatikim ng inihaw? Alvina! Alvina, huwag kang mamatay! Alvina! 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 Alvina, anak! Gumising ka. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong iiwan. Gumising ka. Ana! Huwag mo akong iiwan. Gising! Gising! Nay, teka lang. May nagligtas sa akin eh. Sino? Ha? Nay, meron siyang pakpak eh. Nay, nilipad niya ako. Anak, nawalan ka ng malay. Hindi totoo yung nakita mo. Hindi. Nay, kung hindi totoo yung nakita ko, nay, sino nagligtas sa akin? Ah, anak, kung sino man yun, hindi na importante. Ang mahalaga, ang mahalaga, ligtas ka na. Tama na yun. Yun ang importante.